Okay. Magsugod na karon sa atong pag-meditate sa salita ng Diyos. Because this is about God's faithfulness. Basahin ko uli ang verse. Gamit yung English sa standard version. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. God is faithful. Alam niyo mga kapatid, napakalaking comfort, napakalaking kalakasan, encouragement, na yung katotohanan na ang Diyos ay faithful. Ano ba ibig sabihin ng faithful? Faithful means it is God's perfect loyalty, consistency in being true to His name, His character, and His word. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Diyos, hindi sasalungat sa kanyang likas na nakatangian. Okay? Lahat ng sasabihin ng Diyos, lahat ng gagawin ng Diyos, hindi sasalungat sa kanyang likas na katangian. Halimbawa, di ba ang Diyos ay tapat nga, faithful. Kung faithful siya, hindi siya magsisinungaling. Correct? Kung faithful siya, tutuparin niya ang kanyang pangako. Kung meron siyang pangako, tutuparin niya yon. Dahil sinabi niya, gagawin niya. Faithful siya. Ibig sabihin, consistent yung kanyang ginagawa, consistent sa kanyang likas na katangian. If God is love, and then, yung mga ginagawa niya ay nagpapakita ng pagmamahal. At yun ngang highest demonstration of God's love ay pinakita niya noong namatay si Jesus Christ sa cross. Nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, yan ang highest demonstration of God's love. That is consistent with who He is. God is love. So, ang ibig sabihin ng faithful, He's true to His word. Ibig sabihin, kung sa tao pa, kung ang tao ang faithful, yung tao na yon, pag binigyan mo ng task, kung yung word na faithful, gagamitin sa tao. Kung yung tao na yon binigyan ng task, ano gagawin niya sa task na yon? Gagawin niya ng tapat. Tatapusin niya. Ibig sabihin ng faithful, mapagkakatiwalaan. No? One who is worthy of trust. One that can be relied on. Ganun ang faithful. Ganun ba atong Diyos? Ganun ba ating Diyos? Can we rely on God? Yes. This is because of the truth that God is faithful. God is faithful. So, ano ang mga implikasyon sa pagiging faithful ng Diyos? Dahil faithful siya, you can be sure that He will accomplish His plans for your life. Again, because God is faithful, He will accomplish His plans for your life. Mga kapatid, kayo may mga plano sa buhay ninyo, di ba? Kung tatanungin kayo, ano plano mo sa buhay? Ano yung sasagot ng isang estudyante? Ang plano ko, magtatapos ako sa pag-aaral at gusto ko someday maging doktor ako, engineer, pilot. May mga plano. Yung mga empleyado, may mga plano sila.
Yung mga nagtatrabaho, gusto nila paghandaan yung kanilang pag tumanda na sila, pag nag-retire na sila, pinaghahandaan nila yon. So, karamihan ng mga tao, may plano. May plano siya. Ang mga magulang, may plano sa kanilang mga anak. Diba? Ang mga anak, may plano para sa kanilang mga magulang. Karamihan ng mga plano ng tao ay hanggang dito lang sa mundo. No? Lahat tayo may plano. Hindi naman masama na magkaroon ng plano. Pero ito ang huwag nating kakalimutan. Merong mas mataas na plano. Merong mas importanteng plano. At yon ay yung plano ng Diyos. Ang Diyos may plano sa buhay natin. Tayo, nagpaplano ng kinabukasan natin dito sa mundo. Pero ang Diyos, ang plano niya at ang purpose niya sa ating buhay ay may kinalaman sa ating eternal destiny. Are you listening? Habang ang mga tao, ang mga plano nila ay para lang dito sa mundo, temporal lang, para lang sa temporal destiny, ang Diyos naman, ang importante sa Kanya at ang inuuna niya ay yung ating, ay yung para doon sa eternal destiny. Meron tayong eternal destiny. Aware ba tayo noon? Dapat aware tayo doon. Kasi mga kapatid, makakatulong yan sa buhay natin. Halimbawa, meron tayong mga plano pero nabigo tayo, hindi natin naabot. Alam nyo, ang isang tao na alam niya yung eternal plan of God, alam niya yung eternal destiny niya, hindi masyadong maapektuhan. Yes, masakit ang mga kabiguan. Yes, masakit pag hindi natin naabot yung mga gusto natin dito sa mundong ito. Yun ay napakasakit sa taong walang pag-asa, walang tinitingnang eternal destiny. Pero kung alam natin yung eternal destiny natin, kahit ano pa mangyari sa buhay natin, mangyari man o mabigo ang iyong plano, yun ba ay dapat makaapekto sa atin? Hindi. Kasi alam mo, ipinaalam sa iyo ng Diyos yung kanyang eternal plan for your life. Yung eternal destiny mo. At ano yon? Alam natin kung ano yon. Binigyan tayo ng idea sa Romans 8:28. Familiar na verse. Romans 8:28 up to verse 30. Kung titignan yung Romans 8:28 up to verse 30, ang sabi dyan, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So, para sa isang mananampalataya, kung nakipag-isa ka kay Kristo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Kung may purpose ang Diyos sa buhay mo, meron kang eternal destiny na piniprepare na ng Diyos. Doon ka na papunta. Hindi na mawawala yon, hindi na mabibigo yon. Papunta ka na doon sa eternal destiny kung saan doon ka predestined. Dinistino ka na doon, no? Beforehand pa. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin ay masama, negatibo man o positibo, gusto man natin o hindi, lahat yun ay tumutulong, nagkakasama-sama, all things work together, for the accomplishment of God's purpose. Purpose sa buhay natin. Okay? At dun sa Romans 8:28 at 29, ang sabi sa verse 29, for those whom He foreknew, yung sila na kinilala na ng Diyos noon pa, He also predestined. Oh, dito binigyan tayo ng idea. Gi-predestined tayo para sa ano? To be conformed to the image of His Son. Now, this is our eternal destiny. Listen. Someday you will be like the Lord Jesus Christ. Hindi ka magiging Diyos.
magiging kang perpektong tao. Ha? Magiging kang perpektong tao. Morally perfect, holy, righteous, physically perfect, hindi na mamamatay. Someday yan, someday. Sa ngayon, nasa process papunta doon. At tapos sabi sa verse 30, and those whom he predestinated, those whom he predestined, he also called, and those whom he called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified. Tingnan niyo yung plano ng Diyos step by step hanggang makarating tayo sa pagiging katulad ng Panginoong Jesus. Nakita niyo yung purpose ng Diyos? Una, he foreknew us. He predestined us to be conformed to the image of his Son. And then, verse 30, he called us. And then, he justified us. Meaning, itinuring niya tayong matuwid dahil sa kamatayan ni Jesus. At pagkatapos, those whom he justified, he also glorified. No? Glorified. Although past tense ito, pero itong glorified na ito ay mangyayari pa sa pagbalik, sa pagkinuha na tayo ng Panginoong Jesus. No? Ibig sabihin, sure na mangyayari ito. Kaya kahit sa future pa yung glorification natin, glorified na yung ginamit na salita, past tense. Because this is so sure. Tinan nyo yung plano ng Diyos. So God is the one who will accomplish this plan. Nasa Philippians chapter 2 verse 13. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work of His good pleasure. Tinan nyo, ang Diyos kumikilos sa atin para gustuhin natin gawin yung kagustuhan ng Diyos. And nothing can stop God from accomplishing His purpose for you. Nothing. Ano nga yung purpose ng Diyos? Ano nga yung eternal destiny natin? To be conformed to the image of His Son, Jesus. At lahat ng nangyayari sa buhay natin, masama man o mabuti, negatibo man o positibo, masaya man o malungkot, kabiguan man o pagtatagumpay, all things are working together to accomplish God's purpose. And nothing can stop God from accomplishing His purpose. Nasa Isaiah chapter 14 verse 24. Basahin niyo Isaiah chapter 14 verse 24. Ano sabi sa Isaiah 14:24? The Lord of hosts has sworn. Ibig sabihin ang Diyos sumumpa. No, ang Panginoon sumumpa. Sabi niya, I have planned, so shall it be. And as I have purposed, so shall it stand. Ang pinlano ng Diyos, mangyayari. Ang purpose ng Diyos, it will stand. Mangyayari. Walang makakapigil. Even if sometimes we are not faithful, it will not stop God from accomplishing His plan. 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang sabi diyan, even if we are faithless, if we are not faithful, He remains faithful for He cannot deny Himself. 2 Timothy chapter 2 verse 13. So, ano ibig sabihin ng katotohanan na ang Diyos ay faithful? It means we can be sure, we can be confident that God will accomplish His plan for our life. Not your plan. I know you have your own plan for your life. But that is earthly, temporal. God has much greater plan for your life. It is about your eternal destiny. Diba, mas importante sa lahat yon? If you know that, if you believe that, no? Ikaw na ang pinaka secure. No?
If you know that God has a plan for you and He is in control, nothing can stop Him from accomplishing His plan for you, ikaw na ang pinaka-secure. Kahit ano pa mangyari sa buhay natin, you know that God will still accomplish His plan. Because God is faithful. Pangalawa, anong implikasyon ng katotohanan na ang Diyos faithful? Yung katotohanan na ang Diyos faithful, it will give us strength to obey. Again, God is faithful. So, anong implikasyon? God's faithfulness gives us the strength to obey. Give us the strength to obey. Kasi faithful lang Diyos. He is reliable. We can trust Him. And so, we can obey Him. No? Katulad nung palagi natin sinasabi, trust and obey. Because you can trust God, you have the strength to obey Him. Because God's faithfulness assures us that He will fulfill His promises, it gives us what? The courage, the strength to obey Him, even in difficult situations. Si Noah, ano yung inutos kay Noah? Gumawa ng malaking arka, parang barko na napakalaki. Mahirap bang gawin yun? Yes. But because he trusted God who is faithful, ginawa niya. Si Moses, si Abraham, at yung iba pang mga propeta at mga tao ng Diyos noong unang panahon, nagawa nila ang mahirap. Yung mga apostoles, binuwis nila yung kanilang buhay. Nagawa nila ang mahirap because they trust in God. They know God is faithful. So God's faithfulness enable us to serve God. Enables us to obey God. Enables us to stand for Him. Ano sabi sa Matthew 6? No one can serve two masters. Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Now, is it easy to do? For some people, it's hard. For some people, it's hard to serve God. And it's easy to serve money for some people. But pero tayo, paano yung faithfulness ng Diyos magpapalakas sa atin na masunod ito, na piliin ang Diyos bilang master at hindi ang kayamanan? What will strengthen us? His promise. Yung sumunod na sinabi niya, huwag kayong mag-worry. Alam niyo ba kasunod yon? Nung sinabi niya, you cannot serve two masters. Tapos ang kasunod na sinabi niya, huwag kayong mag-worry. Huwag kayong mag-worry. Diba, Matthew 6, ang sumunod nun, 25, huwag kayong mag-worry. Ano kakainin nyo? Ano ang iinumin nyo? Ano ang isusot nyo? Tapos pinakita niya ang mga ibon. Tingnan nyo yung mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho, pero pinabayaan ba sila? Hindi. Pinakakain sila ng Diyos. Tingnan nyo yung mga burol. Nadadamitan ng magagandang bulaklak. No? Tingnan nyo. So, kung yung mga ibon inaalagaan ng Diyos, ikaw pa kaya, kayo pa kaya, sabi ng Panginoon, mas importante kayo kaysa mga ibon. Kaya nakita nyo, dahil sa pangakong ito ng Diyos, this enable us to choose God as our master, not material things. You cannot serve God and money, sabi dyan. How can we do that? Paniwalaan mo siya. Ang sabi niya, hindi kayo pababayaan. So kung maniniwala ka dun sa salita niyang yun, sa faithfulness ng Diyos, then, okay Lord, I will choose you as my master. Maring may mawala sa akin, maring mayroon akong talikuran na mga bagay na nagpapasaya sa akin, maring medyo ang negosyo ko ay humina ang kita,
kung pipiliin kita, kung maninindigan ako para sa iyo. But I will do it. Holding on to your words that you will not, what? Hindi mo ko pababayaan. Tingnan nyo, yung faithfulness ng Diyos nagpapalakas sa atin para sumunod sa Kanya. No? Maraming mga pangako ang Diyos sa Bible at hindi natin maiisa-isa ngayon. Pero yung mga pangakong iyon ay nagpapalakas sa atin para sumunod sa Kanyang kalooban. No? So, yan yung pangalawang implikasyon. No? Because God is faithful, you can have the strength to obey. And then pangatlo, because God is faithful, you are preserved. Again, because God is faithful, ang sa implikasyon, you are what? Preserved. Preserved? Yes, preserved. Ano ibig sabihin ng preserved? Sabihin, walang mangyayari sa iyo na pipigil para marating mo yung sinasabi natin kanina na destinasyon. You will be preserved hanggang maabot, hanggang dumating yung destinasyon na yon. Iingatan ka. Ano sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3? But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 8 to 9, sabi dito, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Sa John chapter 6 verse 39, ano sabi ni Jesus? And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise them up on the last day. Sabi ni Jesus, ito ang kalooban ng Diyos. Yung lahat ng binigay sa akin, wala akong maiwawala. Kung hindi, pagdating ng last day, bubuhayin silang lahat. Walang mawawala. Ibig sabihin, from the time na tinanggap mo si Jesus, up to the resurrection, you are preserved. Walang mangyayari in between na magiging dahilan para hindi ka makarating dun sa resurrection. Because it does not depend on you. It depends on Christ. He is the one holding you. He is the one preserving you. Ang sabi ni Jesus, wala akong maiwawala. Kung hindi, ibubuhayin silang lahat sa last day. Sabi ni Jesus yon. At sinusuportahan yun nung sinabi niya sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Do you believe that? This is because God is faithful. So because God is faithful, we know that we are preserved. That's why we believe in once you are saved, you are always saved. Sabi ng iba, paano yung nagbabackslide, ganyan-ganyan? Paano yung tumalikod? Meron lang tayong mga guests na pwedeng masabi. Una, pwedeng hindi sila totoong na-save. Kaya walang kaligtasan na nawala sa kanila. Or, pangalawa, na-save sila. At yung pag-backslide nila ngayon, ay hindi pa tayo dapat mag-judge na final na yon. Are you listening? Bakit? Dumating na ba ang katapusan ng mundo? At sasabihin mo na wala na siya. O hindi pa. Hanggat buhay, you cannot say finally na siya ay tumalikod na. Hanggat buhay, we cannot say finally na tumalikod na siya. Pero ang totoong anak ng Diyos, babalik at babalik sa Lord. Ang hindi anak ng Diyos, final, hanggang mamatay na, final, hindi magsisisi yun. Kung hindi siya talagang anak ng Diyos. Posible kasi na nag-grow pa. Part of growing, ano? Part of growing yung nagkakamali, nadadapa, at nanghihina
part ng growing. No? Kaya hindi pa tayo makaka-judge ngayon. Basta ang alam natin, kung totoo kang saved, hindi ka maiwawala ni Jesus. Sabi niya yun, di ba? Narinig natin. At bubuhayin sa katapusan ng panahon. Bubuhayin. O yun ang panghawakan natin. We live by faith, not by sight. Pag tumingin naman tayo sa sight, parang hindi saved, di ba? Ang iba. Pero panghawakan natin ang salita ng Diyos. No? Sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi ni Apostle Paul, I'm sure of this, that he who began a good work in you, will bring it to completion. Who will bring it to completion? Ikaw ba? He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. We are preserved. This is necessary. This is the necessary implication of God's faithfulness. If He has a plan for your life, then He obligated Himself to preserve you. To preserve you so that His plan will be accomplished in your life. So, isa bang encouragement sa atin na ang Diyos ay faithful? Anong epekto ng God's faithfulness sa buhay mo? How about its effect in your obedience to God? Have you become more obedient because God is faithful? Since God is so faithful to you, do you completely trust God in everything you do? Since God is so faithful to you, are you willing also to be faithful to Him? Does your security come from God? Or yung security mo ay comes from what we have? From your talent, from your skill, from your intelligence? Asa gikan ay mo security? From your money? From your work? From your what? Our security should come from God. Okay? You will be insecure if your security comes from temporary things. You will be insecure. But if your security comes from God, you are so secure. Because God will never fail. God is faithful. He will do what He says He will do. So since God is faithful, these three implications is inevitable. Ano ngayon? Because God is faithful, you can be sure that He will accomplish His plans for your life. Because God is faithful, you can have the strength to obey. And because God is faithful, you are what? Preserved. Until Jesus Christ comes again and raise us up from the dead. Because God is faithful. And now, sa atong pag-ampo, because God is faithful, we know that He will listen. Sinabihan ba tayo ng Lord na mag-pray? May sinabi ba siya mag-pray tayo? Yes. Sinabi niya yon, you should pray. Ay, ano implikasyon nun? Because He is faithful to what? To listen. To listen. Yes, He will answer according to His will, His time, His ways. But one thing is sure, He always what? Listens. He's faithful in doing that. Hindi katulad natin, pag busy tayo, hindi tayo makausap ng mga anak natin, di ba? But God, ang Diyos, walang time na wala siyang panahon sa atin. Lagi siyang may panahon to listen. So now, let's go in prayer.